Hello guys, ito naman po ang inyong lingkod, Lamia 2020, at ating tatalakayin ang mga basic parts ng female reproductive system. So ito po ang ating reproductive system. Siyempre, pag narinig natin to, ang una mapipicture natin is dun sa private part na natin. Ang female reproductive system ay mayroong internal at external organs. Kapag internal, meaning inside. And kapag external naman, yung nakikita na ng eyes natin, nasa outside ng ating katawan. Parang yung ex mo na outside na siya sa buhay mo, wala na siya sa buhay mo, kaya naging ex na siya. So ex, external, outside. Nakikreate siya ng hormones at responsible for fertility sa menstruation natin at sa ating sexual activity. Ano nga ba yung mga parts ng ating reproductive system? Uunahin na muna natin ang ating external parts. Yung nakikita nyo ngayon is yung ating vulva na usually tinatawag nating vagina. Pero sa totoo lang, ang tawag natin dyan is vulva. Yung fleshy dun sa upper part ay yung tinatawag nating mons pubis. Tapos, yung makapal naman na sa outside part is labia majora. At ito yung nagpo-protect sa other external parts. And during puberty, dito sa ating labia majora at mons pubis, dito na nag-grow ang ating tinatawag na pubic hair. Next to majora is yung ating labia minora, which means small lips. Ito ay napakadelikadong skin kasi madaling ma-irritate at mamaga. Next part natin is yung ating clitoris o sa ating mga Pinoy, tinatawag nating clitoris. Dito nagmi-meet yung ating labia minora and kinocover siya ng skin called prepuce. Ito din yung nagco-cover dun sa skin ng penis ng mga lalaki and very sensitive to stimulation. Urethral opening, ito naman yung door ng ating pee-pee or yung number 1. Pag sinabing number 1, pee-pee. Pag number 2 naman, poo-poo. Next is ang ating hymen. At ito yung napakanipis na skin lining. At ito ay iba-iba sa bawat babae. At ito ay nade-develop nung nade-develop tayo dun sa tiyan ng ating mama. Kaya paglabas natin, present na siya sa atin. Last part is the vaginal opening. Ito yung portal, kumbaga. Inaalaw niya na lumabas yung mga baby at yung mens natin. At ito rin yung portal ng mga gustong pumasok. May napapapasok mo dyan, yung tampons, finger sex, toys, penis. So ito guys, yung part ng external part ng female reproductive system. At feeling ko naman mas natatandaan na natin ito, mas narinig natin itong mga to. Pero kung gusto nyo pa rin matandaan, tandaan nyo yung Monlala Haivaku. Or pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong way para mas matandaan yung mga yan. Para kahit pa ikut-ikutin kayo sa question, alam nyo kung saan makikita ang mga words na yan, yung mga parts na yan. Next naman is yung ating internal parts. So first in line is, of course, yung vagina. So ito po talaga yung vagina, dun sa loob, dun sa internal parts ng ating reproductive system. Hindi yung vulva na nakikita natin. So next time, sabihin mo na, kurutin ko yung vulva mo eh. Ganun na, ano? Ang vagina is a muscular, so may muscles dyan na nagko-connect dun sa ating uterus at saka sa ating vaginal opening. At dahil dun sa muscular walls niya, pwede siyang mag-expand at mag-contract. Yung pwede siyang lalaki at saka kikipot. So kung lalaki siya dahil during delivery, dadaan yung baby at mag-shrink back siya. Kung halimbawa, maglalagay ka ng tampon for your menstruation, pwedeng-pwede din yun. At ang muscular walls niya na yun, merong mucous membrane, kaya nananatili siyang moist. So ang vagina, ito yung pathway ng baby pag manganak tayo, and then kung saan naman pumapasok yung penis during sexual intercourse, and then kung saan naman lumalabas yung menstrual blood natin kapag menstruation ng mga babae. Next is yung ating cervix, which means neck. Diba sa ating skeletal system, dun sa may bandang leeg natin is called cervical. So, sa internal part naman ng reproductive system natin is called cervix. So, which means neck. Meron itong strong and thick walls.
Yung opening ng ating cervix is napakaliit niyan. Hindi lalaki sa straw, sa laki ng straw dun sa opening niya. Kaya naman, pag pinapasukan natin ng tampon niyan, hindi mawawala dun sa ibang part. Hindi pupunta sa ibang part ng ating katawan. Pero kapag childbirth, pag panganganak tayo, nag-e-expand yan. So, can't you imagine, guys, kung gaano kagaling si Lord na ginawa yung singliit, pero pwede pa rin dumaan yung baby. Pwedeng mag-expand pa rin yan, di ba? Next part is yung ating uterus. Itong uterus natin is para siyang pear-shaped. So, yung fruit na peras na pa-upside down, di ba? Dun sa lower part, pag in-upside down mo yung peras, yung sa lower part is called the cervix. And then yung sa upper part is called the scorpus. Ang uterus natin, meron siyang makapal na lining and muscular walls din siya. So, andun yung malalakas na muscles, some na malalakas na muscles ng mga ating mga babae. Kasi imagine yun, no? Kaya-kanya yung mag-expand para i-accommodate yung baby para mag-stay doon. And at the same time, pag during childbirth, kayang-kayang i-push, kayang-kayang mag-contract para ma-push, para ma-help yung baby na mailabas natin. Kaya doon pa lang ni-imagine yun na malakas yung muscles doon. Now, kung si uterus ay para siyang peras, si ovary naman ay naguhugis oval at ito ay isang gland sa both sides ng ating uterus. So, since gland siya, expect mo na dito nagpuproduce ng hormones at nagpuproduce din ng eggs. Si ovary ay part din ng ating endocrine system kasi nagpuproduce siya ng hormones, di ba? Called estrogen and progesterone. At ang last part natin na fallopian tube, ito ay isang tubo na daanan, serve as pathway para sa ating egg para mag-travel from the ovary to sa papunta dun sa ating uterus. Dito rin sa ating fallopian na fertilized yung egg natin kung sakali na na-meet niya si sperm doon. Pero kung walang sperm, hindi siya mag-fertilize. Now, try natin i-picture kung ano yung nangyayari sa ating female reproductive system. Nung pinanganak si baby girl, meron na siyang thousands of eggs sa kanyang ovary. Pero inactive pa yon until na-reach niya yung puberty. Tapos, during puberty naman na yon, si gland, yung isang gland, pituitary gland, is mag-stimulate, sasabihan niya yung ovary natin na gumawa ng female sex hormone, yung ating estrogen. At dahil may bago ng hormone sa katawan niya, mapapansin mo na may mag-iiba din sa physical na ano niya, like yung pubic hair at saka yung breast niya. Ngayon, si baby girl naging girl. So at the end of puberty, nagre-release yung ovary niya ng eggs. So, nagkakaroon na siya ngayon ng menstruation. Nag-o-ovulate kasi. So, lumalabas yung egg niya from the ovary since wala namang na-meet na sperm. Tuloy-tuloy lang yung biyahin niya hanggang sa makalabas at yun nga ay dugo na. So, ang ovulation is yung paglabas ng matured eggs from the ovary. At ang first period na pag-memens ni girl ay tinatawag na menarche. Ngayon, si girl nakapag-asawa na, ano? So, meron ng sexual intercourse na mangyayari. So, during ejaculation, ejaculation is yung kung kailan lalabas na yung semen ng lalaki from his penis, magde-deposit yun sa vagina natin. And maraming millions of sperm yung magsiswim from vagina, papunta dun sa cervix, then to uterus, papunta dun sa fallopian tubes. Now, kung na-meet niya doon, kung sakaling na-meet niya si egg doon dahil nag-ovulate si girl, iisa lang na sperm ang magwawagi. At doon, ma-fertilize yung egg. Now, kapag na-fertilize na si egg dahil kay sperm, may nasalubong siyang sperm during ovulation, nagiging multicell blastosis na siya. So, papunta siya ngayon kay uterus at kakapit siya doon sa lining ni uterus called endometrium. At kapag nakakapit na siya, automatic na si ovary natin magpuproduce ng ating hormones called estrogen and progesterone para magkaroon ng enough blood supply si blastocyst and para mas maging makapal yung endometrium natin para mas ma-attach yung blastocyst natin at magkaroon ng enough nutrients. At ito ay tinatawag na implantation.
Now, during implantation, kapag hindi ito nagsuccess dahil sa iba't ibang cause, lalabas siya ngayon as menstruation. So, hindi ka mabubuntis. Pero kung walang nangyayari at good ang implantation, continuous na nanonourish yung blastosis natin, papunta na siya ngayon sa embryonic stage. So, nagiging si blastosis, nagiging embryo na siya. Now, from embryo, nagiging fetus na siya. So, yun na, tuloy-tuloy na. Nakikita mo na nabubuntis si girl. Kung sakali naman na may sexual intercourse pero malayo dun sa ovulation period ng babae, huwag mong asahan na mabubuntis ka kasi hindi nasalubong ni sperm yung jowa niya na si egg, kaya walang na-fertilize. Kung may nangyari naman sa inyo 3 days before yung date na kinukumpit mong ovulation period mo, may chance pa yon kasi hindi agad-agad namamatay ang nakapasok na sperm. Now, after 2 days, kahit wala nang nangyari sa inyo at nag-ovulate ka, masisiyahan na ngayon si sperm kasi makikita na niya yung jowa niya. Ngayon, magta-tie up na sila at meron ng matatawag na fertilized egg. Kaya ito yung isang ina-advise nila na gawin natin kung gusto nating magbuntis. Kasi dapat alam natin yung fertile window or ovulation period natin para more chance of getting pregnant. Kaya yung mga nagsasabing isang beses lang naman nangyari, imposible naman yun na may mabubuo, yung mga ganon. Posible po yun kasi nga baka na taon na malapit dun sa fertile window niya or mismo nasa ovulation period niya or fertile window niya nung may nangyari sa inyo. Kaya kung okay yung lagay ng na-fertilize na egg at naging baby at lumabas na siya, marirepeat na naman yung cycle. Hayan, dito na po nagtatapos ang ating discussion sa basic female reproductive system at sana kahit konti may natutunan po kayo. So please guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kong updated sa mga ina-upload ko dito sa bahay ko. Thank you for watching. Bye-bye guys!